Big drama sa Japan sa presko ng Inoue versus Fulton. Assessment ni Inoue sa laban at final preparations ni Dunaire. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon mga kaduelo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. A happy fighter is a dangerous fighter. Ito po mga kaduelo ang deklarasyon ng Omega Boxing Promotions bilang feedback sa mood ng ating kababayan, future Hall of Famer, former 4 Division World Champion, nito The Filipino Flash Dunaire, sa kanyang final preparations ahead of his upcoming bout against former title challenger tough Mexican Alessandro Santiago for the vacant WBC bantamweight title undercard ng bigating undisputed showdown between current WBO welterweight champion Terence Bud Crawford at current unified welterweight champion Errol Spence Jr. sa Hulyo 29. Speaking of undisputed status, Dunaire still wants to get all the marbles sa 118-pound bantamweight division and if possible, get a title pa sa 115-pound super flyweight division para maging official na 5-division world champion. Nananatiling composed po sino nito mga kaduelo sa kanyang recent interview sa Fight Hub TV and other channels thinking na he can really take out Santiago and get the said vacant belt. Samantala, nagbigay po mga kaduelo ng general breakdown ng estratehiya ang former undisputed and 3-division world champion Japanese monster Naoya Inoue sa kanyang paparating na laban kontra kapwa unbeaten current unified WBC and WBO super bantamweight champion Kulbuy Steph Stephen Fulton. Berada ni Inoue, wala raw siyang pinanood na buong laban ni Fulton. Sa katunayan, highlights lang daw ang kanyang nakita kaya wala raw siyang comprehensive assessment sa estilo ng kontra. Statement na medyo shocking po mga kaduelo but speaks gano'n talaga ka-confident ang halimaw ng Japan. However, punto rin niya, boxing is a sport of adaptability raw kaya magbibigay lang ang mga nakaraang laban ng limited insights sa kung ano ang actual talaga na mangyayari sa bakbakan. Alam niya raw na mas priority ni Fulton ang puntusan sa buong 12 rounds pero naniniwala siyang ang kanyang speed at punching power ang siyang mag-o-offset sa buksing ang galawan ni Fulton. Ina-anticipate ni Inoue na hindi papalag sa isang rektang bumbahan si Fulton. Instead, lalayo raw ito while siya naman ay agresibong huhuli sa kampiyon. Due to their styles mga kaduelo, napaka-intriguing po ng match-up na to na mangyayari ilang araw lang bago ang isa na namang bigating duelo in Spence versus Crawford. Senaryong maganda para sa ating mga boxing fans. Now sa press conference naman mga kaduelo, naibalita na po natin sa ating previous video ang ilan sa mga naganap kanina sa pagitan ng mga kampo ni Inoue at Fulton kung saan Fulton Camp threatened to pull out of the fight if di masatisfy ang demand nila regarding sa issue ng loaded gloves. Hindi po kumpleto ang ilang videos na nakita po natin earlier pero ngayon marami na po ang naglabasang videos ng press conference nila through social media kung saan makikita po sa isang video na tila tinawanan po ni Inoue ang pakiusap ng Team Fulton. Napasabi rin po si Inoue later na sa dinidemand ng Team Fulton mukhang nagiging naive daw ang kampo ng Amerikano. Pero nagribat po agad ang trainer ni Fulton saying na gusto niya lang talaga maayos ang hand wraps at mawala sa ere ang issue ng loaded gloves. Nang sa ganoon, maprotektahan daw ang welfare ng mga boksingero. Hindi nga raw sila nag-ask ng rematch clause at iba pang demands. Yan lang daw ang hinihingi nila upang masiguro na malinis ang laro. Marami naman po tayong nabasang komento through social media na napaghalataan daw ang trainer o ang kampo ni Fulton in general na natatakot. May mga nagsabi rin na wala pa nga ang actual na bakbakan, may mga preliminary issues o excuses na ang Team Fulton. Marami rin ang tila di raw nagustuhan ang asal ng Team Fulton lalo na ang trainer dahil sa nangyari raw sa presscon na label si Inoue na mandaraya. Sabi pa nga ng isang artikulong ito, nagkaroon ng dramatic turn of events 3 days bago ang bakbakan dahil sa nangyari sa kanilang final press conference.